May pupuntahan kaming isang campsite sa Lian, Batangas na kung saan libre ang tent pitching, kaya naisipan naming bumili ng tent dito sa Decathlon. Hindi kami makapili kung ito ba, ayun pangalawa, or ito. Kasi parehas maganda eh. Ito, madali lang siyang i-disassemble, i-assemble. Ano? Mainit? Hindi, kasi nasa ano kay mall. Ito, Waterfront Stage Lian, Batangas. So, kanan tayo dito para mapuntahan yung mismo lugar. Tingnan natin kung gaano ka-rough yung daan. Kung mas matindi pa rin ba yung sa Lobo, Batangas o yung daan nandito. Oh, tingin kayo guys. Say hi to my vlog. Hi daw. So yun, meron lang po ditong payment na 25 pesos per head. Environmental turn. Right. Oh, hindi tayo dyan pupunta. Immaculate Beach ka. Pakita mo. Yan. Okay. Ulo, no? Nice na yung lugar. Kasemento na yun, no? Kasemento, no? Pero ano lang yun, October lang yun, yung post na yun. Mukha namang bago yung semente, kaya... Turn left dito. Yo, nandito na tayo pero hindi natin alam kung saan yung pupuntahan natin, kaya magtatanong-tanong lang muna tayo dito. Pero ito, thank you po. Yun nga, mali kami. Mali si Waze eh. Si Waze ang sinusunod namin eh. So babalik lang tayo dun. So may kakaliwa daw sa mangga dun, banda ron. Hindi ko lang alam kung saan yung mangga na yun. Pagpasok pa lang, kita na namin ang hirap na sinapit ng mga motoristang ito. Di ko sure kung may hinihintay sila o sadyang nagpapenga sila gawa ng sobrang hirap na daanan. Bago pa man kami pumunta sa beach na ito ay alam na naming pangit ang kalsada. Nanood kami ng ilang video sa YouTube ng ibang mga vlogger kung saan kinakategorize nga nila ang lugar nito as extreme rough road. Nung una'y okay lang dahil simpleng rough road lang ang nakikita ko. Pero hindi pala ganun dito. Dito na nagsimula ang hindi lang pala simpleng rough road. As in rocky road. May mga pitak ng mga bato. Kung ilalarawan ko ang mga batong ito, eh may kalakihan ang mga ito at matutulis ang iba. Worry ko ang gulong. Diretso lang daw doon. Kakanan ngayon tayo dito. Uy! Matarik! Kaya-kaya to ng tuktok. Salamat sa paghintay. Thank you po. Diyan po yung mga kapatid nila. Ayan, maghihintay na po yung mag-aasikaso sa loob. Okay ah. Kaso walang tubig nyo. Okay lang mag-aasikaso.
din ng rough road dito. Walang wala yung lobo. Mas ano rito, mas extreme dito. Tama nga yung vlog ni Dancy. Yun, setup muna kami. Jo, may sasuggest mo ba itong lugar na to para sa mga baguang driver, ganun? Maganda, maganda. Eh yung daanan kasi, maganda yung lugar, no? Yung daanan. Kung gusto mo na challenge sa buhay. Gusto mo na challenge sa buhay, no? Sakit ng katawan. Highly recommend. Pinagmamalaki yung lobo eh, lobo Batangas eh. Meron pa pala eh, may next level pa pala eh. Kailangan na ata talaga dito, naka 4x4 kit. Tsaya yung mga maganda yung mga suspension, no? Sasakyan mo. Ramdam mo na ba yung suspension eh? Yan ang Bajaj RE. Challenging talaga yung daanan para sa Bajaj RE. Kasi merong portion na pang 4-wheels lang pa, no? Dalawang running. Dalawang running para sa gulong. Eh ang Bajaj, pag dumaan doon, yung gitna, walang daan. Taas. Hinihilid ko eh. Kaya papano, medyo mababaw yung side. Ayun, masabi nyo sa daanan pa? Extreme. Extreme, extreme talaga. Extreme. Hindi. Extreme adventure. Mapalaban talaga yung sasakyan pa, no? Mapalaban talaga. Pag mahina talaga yung diobra. Mahina yung loob. Umakyat. Mahina yung loob. Pero kung papapaligin kayo dito pa, babalik pa kayo. Siguro try mo natin yung iba. Hi bebe, kumusta ka dyan? Kumusta naman ang nabili nating tent? Konting review naman dyan. Ayan. Okay naman, mainit pa. Mainit pa, pero anong itsura nung... may patungan pa ng cellphone, no? May tatlong lagayan. Tapos sa taas yun, nag-sound trip siya ngayon. Tapos may sabitan dito. Matibay kaya yung sabitan na yan? Hindi maglulundo yung tent? Hindi naman siguro. Hindi na, oh, tama, hindi naman siguro. So ito yung loob, kasya ang tatlo. Yung tatlo, syempre, kaya mo pang dagdagan yun, mga apat or lima, pero siksikan na yun. Pero yung tatlo, komportable ka rin. So all good siya. Yan, mainit-init pa eh. Mamaya na tayo mag-vlog dyan. May nagprimera ako kanina rin na parang mamatayan ako, no? Pinulang ako ng konti ng gas. Kaya akala ko mamatayan din ako. Maganda naman dito, sobrang lakas ng hangin, sobrang nakaka-relax ng kapaligiran, ng view, though medyo low tide siya, papakita namin. Yan yung itsura ng labas ng tent. Kanina as in low tide, wala yung ano na yung tubig na yun dyan. Ngayon medyo umaakit-akit na. Ate! Medyo nagsisisi na po kami. Grabe po yung daanan. Ay, kayo po ba yung may-ari? Hindi. Head lang ako dito. Ako yung contact niya. Ako yung nagpapapasok, ako din yung naniningil. Ako yung sumasagot. Ah, kayo po yung kachat ko sa messenger. Okay. Pupunta ako dito kapag may bisita. Paano po yun? Ang sabi niyo naman po, di ba? Yung 7 years old, ilalas natin. Sabi mo maliit. Bata. Bakit kuya ang laki? Isa lang pala yung mali. Sige po, kahit yung 7 years old. 7 lang. 7 and 10 po, pwede po ba? Ano yan? Discount ka pa? Kita niyo ba yan? Ayan o. Bawal hugutin yan. Ayan o, pag hinugot mo yan, baka kung ano mangyari, malaglagin lahat. Nandito kami kasi nandito lang yung part na may signal eh. Taas dito. Bebe, ano niluto mo? Spaghetti. Busy ang aking asawa. Ay, nagpe-prepare ng spaghetti. Naka-video pa yan, oh. Punta muna ako dun, ha? Uy, magsa-sunset na pala. Ito nga pala yung lifeguard ng mga bata. Hinire ko.
Pag-vlog na naman. Pag na-edit ka, Joe, i-send ko na lang sa yung link, ha? Tapos, pa-subscribe na rin. Siyempre. Click here. Ito yung tsura ng dagat dito. Pwedeng-pwede sa bata. Safe na safe. Kahit, ayun o, kahit malayo. Hindi lang siya camping site. Mag-enjoy talaga dito ang mga chikiting nyo. Hindi ganun ka-clear. Hindi ganun ka-white sand. Pero, all goods na rin. Andun yung alon. Yun lang for this vlog and sana nakakuha kayo ng information about this campsite. Ang name pala ng campsite na ito ay Immaculate Beach Camp Resort. I-message nyo na lang din sila sa FB. Wala ka ng ibang babayaran kundi entrance fee. Walang bayad ang sasakyan at ang tent pitching. Kita-kits ulit, copy mate, sa mga susunod pang car camping vlog. Peace! Adventure talaga pa, no?